Hello mga langga! Welcome back to my channel! Sa video na to, naisipan ko pong gawan ng video ito kasi nga may sinalihan po kasi akong grupo, which is yung grupong yun is ginawa para sa mga gustong mag-apply ng mga foreign worker dito sa Taiwan. Galing po dyan sa Pilipinas. And mostly yung mga nagtatanong doon, lalo na pag may nagpo-post na mga hiring about sa mga caretaker, tinatanong nila ano bang trabaho ng caretaker, ano bang ginagawa ng caretaker. So, ginawa ko tong video na to, lalo na kung sakaling maligaw sila sa aking channel, sa aking YouTube channel, is makita nila kung ano ba yung trabaho bilang caretaker dito sa Taiwan. And alam naman natin na mostly talagang mga Pilipino, ang alam po talaga nilang tinatanggap lang na trabaho dito sa Taiwan is factory worker. So, mangilan-ilan lang yung mga nakakaalam about sa caretaker na trabaho dito sa Taiwan. At ayun na nga, iba-iba po ang trabaho ng caretaker dito sa Taiwan. Paano ko po ba nasabing mga iba-iba? Kasi yung ibang mga caretaker dito sa Taiwan is nag-i-stay po sila sa nursing home and yung iba naman is sa mismong bahay ng employer. So magkakaiba po yung nagiging trabaho nila. Pero ang pinaka-main naman na trabaho ng bilang caretaker dito sa Taiwan ay mag-alaga ng matanda or ng bata and maglaba, magluto, in short, household chore. Kaya parang nasa bahay ka lang din, parang may anak ka lang or parang may nanay kang inaalagaan. Ganun lang din yung setup pag nagtrabaho ka bilang caretaker dito sa Taiwan. Pero yun nga, sabi ko kanina, iba-iba po. Tulad ko, ako po ay nakatira mismo sa bahay ng employer ko. So ang ginagawa ko is nag-aalaga ng matanda at syempre naglilinis, naglalaba ng damit namin ng alaga ko. And nagluluto din, ganon. So may mga gawaing bahay po akong ginagawa dito sa bahay ng aking employer. And sa pag-aalaga, kasama na dun yung pagbibigay ng gamot. Syempre, pag may sakit siya, diba? May mga gamot na binibigay ang doktor, ipapainom mo sa kanya. Feeding. Finifeed ko kasi siya through NGT. And sinasuction ko siya through nose at saka sa bunganga niya. So, ganun yung mga end. Ini-exercise ko siya kasi nga na bedridden siya. So, kailangan niyang ma-range of motion yung katawan niya para kahit papano yung dugo na dumadali sa katawan niya is medyo maging maayos naman kahit papano, kahit nakahiga lang siya. And sometimes, pinapaupo ko siya sa wheelchair niya and pinapaupo ko siya through dun lang sa edge ng bed or sa wheelchair. Tapos, pagka natatai siya, papalitan mo ng diaper, lilinisan mo yung pet niya. Ganun po ang gawain bilang caretaker dito sa Taiwan. And yung iba po is nag-i-stay nga po sa nursing home. So, syempre iba rin ang setup doon sa setup ng bahay. So, medyo sa tingin ko, mas magaan yung trabaho pag kayo po ay nasa nursing home kasi nga hindi na kayo magluluto. Kasi may mga pagkain doon na ibibigay sa alaga mo and may pagkain na ibibigay din sa'yo or pwedeng bumili ka sa labas. And, syempre, maglalaba ka rin doon. Pero yun nga, ang paglalaba doon, syempre, it's either hand wash or washing machine. Pero yung mostly mga washing machine naman dito is automatic, yung isasampay mo na lang. And, yun nga, pag-aalaga. And, ang alam ko, hindi rin po sila gaanong naglilinis. Kasi nga, syempre, pag nursing home, may mga in-charge naman dyan na maglilinis, like mga janitor. So, sa tingin ko, mas magaan kasi mas focus ka sa pag-aalaga talaga pag ikaw po ay nasa nursing home. Pero pag nasa bahay ka, syempre hindi naman pwedeng ang dumi-dumi ng bahay tapos 'di ba? Andiyan ka lang naman na wala namang masyadong ginagawa. So kailangan talaga maglinis. At 'yun nga, 'yun yung mga madalas na trabaho ng caretaker dito sa Taiwan and syempre pag baby or bata yung alaga mo, ganun din naman yung process. And yung iba hinahatid sundo sa school. Pini-prepare mo yung pagkain nila, baon nila sa school, snack nila. Mga ganong bagay. And syempre, mamamalengke ka rin. Yung iba namamalengke. Pero ako kasi, hindi ako namamalengke. Kasi si akong yung namamalengke. Kaya yun din yung gusto ko dito. Kasi hindi ako namamalengke. Talagang linis, luto,
pag-aalaga, ganun lang yung routine ko araw-araw. So, medyo madali lang naman and sanayan lang yan. Sabi ko nga, parang nasa bahay lang kayo, sa bahay nyo dyan sa Pilipinas. Parang kung anong ginagawa nyo sa bahay nyo, ganun din po yung gagawin nyo dito. Parang lumipat lang kayo ng ibang bahay, pero ganun, ganun pa rin yung routine araw-araw. So, sana nasagot ko yung tanong and baka maligaw kasi dito yung nagtatanong dun sa group na yon. And sana marami pang mag-subscribe sa akin channel. And kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na, mag-like, mag-share at mag-follow ka na sa aking YouTube channel at maging sa aking Facebook page. So yun lamang po, maraming maraming salamat. Bye-bye!